Pagsalansan ko'y aking kinikilala, patawarin niya rin kasalanan. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob. Mga sala ko'y iyong linisin ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyo yung lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pamalagiin mo ang iyong sambayanan sa pagkabatid tuwina sa paggawa ng kabutihan at patatagin mo kami sa kasalukuyan upang kami makapagkamit ng kaloob mong buhat sa kaitaasan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Ang sabi ng mga tao, iligpit na natin si Jeremias. May mga saserdote namang magtuturo sa atin, mga pantas na magpapayo, at mga propetang magpapahayag ng salita ng Diyos. Isakdal natin siya at huwag na nating pakinggan ang mga sinasabi niya. Kaya't nanalangin si Jeremias, Panginoon, pakinggan mo ang aking dalangin. Batid mo ang binabalak ng mga kaaway ko. Ang kabayaran ba ng kabutihan ay kasamaan? Ano't naghanda sila ng hukay upang ako'y mabitag? Natatandaan mo kung paano ko sila idinalangin sa iyo upang huwag mong ipalasap sa kanila ang iyong poot. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mo'y walang maliw, kaya't ako iyong sagipin. Pag-ibig mo'y walang maliw, kaya't ako iyong sagipin. O aking patnubay, ako ay iligtas sa patibong nila at umang nabitag. Buhay ko'y nabilin sa iyong mga kamay.
ang pagliligtas mo sa aking pakamtan. Ikaw ang aking Diyos na tapat at tunay. Pag-ibig mo'y walang maliw, kaya't ako'y iyong sagipin. May mga bulungan akong naririnig mula sa kaaway sa aking paligid. Sa kanilang balak, ako'y nanginginig. Ang binabalangkas, ako ay iligpit. Pag-ibig mo'y walang maliw, kaya't ako'y iyong sagipin. Ngunit Panginoon, ang aking tiwala ay nasa sa iyo, Diyos na dakila. Sa iyong kalinga, umaasa ako. Laban sa kaaway ay ipagtatanggol mo. At sa sino mang, at umuusig sa sino mang tao. Pag-ibig mo'y walang maliw, kaya't ako'y iyong sagipin. Magsitayo na po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Ang sabi ng buong mahal sa daigdig, ako'y ilaw kapag ako ay sinundan. Ang dilim ay mapaparam at sa aking mabubuhay. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong padahong iyon, nang nasa daan na si Jesus patungong Jerusalem, ibinukod niya ang 12. Sinabi niya sa kanila, "Aakyat tayo sa Jerusalem, do'y ipagkakanulo sa mga punong saserdote at sa mga eskriba ang anak ng tao. Hahatulan siya ng kamatayan at ibibigay sa mga hentil. Siya'y tutuyain, hahagupitin at ipapako sa krus, ngunit muli siyang bubuhayin sa ikatlong araw." Lumapit kay Jesus ang asawa ni Zebedeo, kasama ang kaniyang mga anak. May ibig siyang hilingin, kaya't lumod siya sa harapan ni Jesus. "Ano ang ibig mo?" tanong ni Jesus. Sumagot siya, "Sana'y ipagkaloob ninyo sa 2 kong anak na ito ang karapatan na makaupong katabi ninyo sa inyong kaharian, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi," sabi ni Jesus sa kanila. "Makakainom ba kayo sa kopa ng hirap ko?" "Opo," tugon nila. Sinabi ni Jesus, "Ang kopa ng hirap ko ay maiinom nga ninyo, ngunit wala sa akin ang pagpapasya kung sino ang mauupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga luklukang sinasabi ninyo'y para sa mga pinaghahandaan ng aking ama." Nang marinig ito ng 10 alagad, nagalit sila sa magkakapatid. Kaya't pinalapit sila ni Jesus at sinabi sa kanila, "Alam ninyo na ang mga pinuno ng mga hentil ay naghahari sa kanila, at ang mga dinadakila ang siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat na umiral sa inyo. Sa halip, ang sinuman sa inyo na ibig maging dakila ay dapat maging lingkod.
ang sinumang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ninyo, tulad ng anak ng tao na naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ialay ang kaniyang buhay upang matubos ang marami. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Ang tawag po natin sa parte ng ebanghelyong ito ay prediction. Yun bang alam na ni Jesus na sa pagpunta nila ng Jerusalem ay ito ang mangyayari sa kaniya. Tutuyain, hahagupitin, at ipapako sa krus, ngunit muli siyang bubuhayin sa ikatlong araw. Yun bang sinabi na niya sa kaniyang mga alagad na ito ang mangyayari sa kaniya? Ganun pa man, ang mga alagad parang sarado pa rin ang isip sa tunay na mangyayari kay Jesus. Kasi ang nasa isip nila, pagpasok nila ng Jerusalem, si Jesus na ang magiging hari. Kaya nga makikita natin sa mga susunod na ebanghelyo, lalong-lalo na doon sa Linggo ng Palaspas, hindi ba't nagsigawan ng mga tao, Hosana sa anak ni David, ang bagong hari. Kaya itong ina ng dalawang anak ni Zebedeo ay nakiusap kay Jesus na maupo sa kanan at maupo sa kaliwa ang kaniyang anak. Kaya nga nagalit yung ibang alagad na sa isip nila, bakit mauna pa to? Even among the apostles, sila ay nagkakaroon ng kuro-kuro, ng palapalagay. Ano na kaya kami pagpasok namin sa Jerusalem na magiging hari ang aming sinusundan? Pero sinira, winasak ni Jesus ang kaisipang iyan. Kaya muli niyang tinawag ang lahat at pinalapit sa kanila at sinabing, hindi ganyan ang dapat na umiiral sa inyo. Sa halip, ang sino man sa inyo na maging dakila ay dapat maging lingkod. Ang sino mang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ninyo. Napakaganda nung pagsasabi ni Jesus sa kaisipan ng kaniyang mga alagad. Sinisira ni Jesus ang kaisipan nila upang itama kung ano ang tunay na kahulugan ng paglilingkod. Ano ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa Diyos. Sa pagsunod sa Diyos o sa pagtahak ng ating buhay, dalawa lang pamamaraan ang pwede nating gawin. Ano po yung dalawang iyon? Ang yakapin o iwasan ang buhay. Kaya nga si Jesus, nagpakita ng katatagan at tapang na alam niyang pagpasok ng Jerusalem, ito ang mangyayari sa kaniya, pero pumunta pa rin siya at niyakap ang dapat mangyari. Sa buhay natin bilang Kristiyano, ito rin ang ating dalawang pagpipilian. Yakapin ang buhay o iwasan ang buhay. Embrace or avoid. Way in or way out. Dalawa lang. Pinakita na ni Jesus kung anong kahihinatnan ng buhay na niyayakap at ang buhay na kahihinatnan
ng taong nagpupursigi at nagtatagumpay. Ano yon? Muling pagkabuhay. Sa buhay natin, ito rin ang pinapakita ni Jesus. Kaya lang dahil tayo ay mga mahihinang nilalang, ang palagi nating sagot ay umiwas sa krus ng buhay. Ano ba ang kinalalabasan ng mga taong umiiwas sa krus ng kaniyang buhay? Una, siya ay naninisi ng iba. Pangalawa, siya ay napupunta sa depression. At ang pangatlo, siya ay nawawala sa katotohanan. Nung isang araw, may lumapit sa akin at sinabi niya, "Father, bakit po ganun? Ako naman po ay nagsisikap, nagtatrabaho para matugunan ko ang pangangailangan ng aking pamilya. Pero bakit parang kulang? Parang hindi makasapat. Pagkatapos yun pong may binanggit siya na mga tao, yun pong mga corrupt, yun pong mga drug lord, ang sasama ng ginagawa nila, pero bakit parang aalwan ng buhay nila? Bakit ang yayaman nila? Gayong masama ang kanilang ginagawa. Pero ako na nagsisikap, parang patuloy na naghihirap. Parang ang hirap sagutin, no? Pero ang katotohanan, sa kwento niya, sinisisi niya ang Diyos. Yun bang kinu-question na niya ang kapangyarihan ng Diyos sa kaniya? Kaya ang tanong ko, ano ang mahalaga sa iyo? Ang yaman ng langit o ang yaman ng lupa? Huwag mong asahan na sa pagdating mo sa langit, makakasama mo ang mga taong binanggit mo. Huwag mong asahan na sa pagdating ng kaharian ng Diyos, unang maliligtas ang mga taong binanggit mo. Sa ating buhay, binibigyan tayo ng Diyos ng kapasidad na tinatawag na sacrificial love o yung mapagmalasakit na pagmamahal upang maunawaan mo na ang ginagawa mong pagtitiis ay mayroong kahulugan. Na ang ginagawa mong pagsasakripisyo sa pamilya mo, sa minamahal mo, ay mayroong kabuluhan. At ang sakripisyo na yan ay hindi mabubura ng perang kinikita ng iba. Dahil sa kanilang buhay, hindi mo rin alam kung ano ang kanilang pinakikipaglaban. Kaya sa ating personal na relasyon sa Diyos, sa ating pagluhod sa poong Jesus Nazareno, tingnan mo kung ang pag-ibig na meron ka ay pag-ibig na nagsasakripisyo para sa iba. Ito ba ay pag-ibig na may sakripisyong nagdudulot ng ginhawa sa iba o ito ba ay self-love na gusto mo lamang masabing nagsasakripisyo ka? Dahil ang sacrificial love o mapagmalasakit na pagmamahal ay nagdadala sa katotohanan. Sa katotohanang niyayakap mo ang binibigay na Jerusalem ng Diyos sa iyo. Lahat po tayo ay mayroong Jerusalem na pupuntahan. Hindi pwedeng wala. At sa Jerusalem na yon, sa pagpapako sa krus na yon, sa lugar na yon, sa paghihirap na yon,
doon natin makikita ang kalwalhatian ng Diyos. Kaya po, mamimili tayo ngayon. Ang buhay ba ay yayakapin ko o iiwasan ko? Saan ako magiging banal? Saan ako magiging anak ng Diyos sa dalawang ito? Sa pagyakap, may paghihirap, pero mayroong pagkabuhay. Sa pag-iwas, hindi tayo makikilala ng Diyos bilang kaniyang mga anak. Naway pagpalain tayo ng poong may kapal. Tumayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, habang isinasaisip natin ang salita ni Jesus na ang pinakadakila ay iyong naglilingkod, manalangin tayo sa Diyos Ama upang pagkalooban tayo ng tunay na diwa ng paglilingkod. Panginoon, gawin mo kaming mga tunay na lingkod. Panginoon, gawin mo kaming mga tunay na lingkod. Ang mga pinuno ng simbahan, naway maging mga tunay na lingkod na kumikilos ng may malasakit na katulad ng ipinakita ni Jesus sa kanyang mga alagad. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming mga tunay na lingkod. Ang mga pinuno ng pamahalaan, naway gamitin ang kanilang kapangyarihan para sa ikabubuti ng mga mamamayan at iwasan ang alitan at kawalan ng tiwala. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming mga tunay na lingkod. Atin nawang maunawaan na sa mata ng Diyos, hindi sinusukat ang tagumpay sa pamamagitan ng pamantayan ng mundo, kundi sa paggalang sa ating kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming mga tunay na lingkod. Ang mga may sakit naway maunawaan na ang kanilang pagdurusa ay maaaring maging isang biyaya kung ito ay tinitiis bilang pakikiisa kay Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming mga tunay na lingkod. Ama naming mapagmahal, tulungan mo kaming mapaglingkuran ang isa't isa sa pamamagitan ng pagtulad sa iyong anak na nag-alay ng kaniyang buhay para sa amin. Hinihiling namin ito kay Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Sa pagsunod sa utos mo, nalulugod akong labis. Di masukat ang galak ko, pagkat aking iniibig. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamo, humihingi ng patawad mo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang aming inihahain ngayon upang ang pagpapalitan ng kaloob mo at ng aming handog ay magdulot sa amin ng kapatawaran sa pamamagitan ni Jesu Kristo kasama ng Espiritu Santo
magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagbabaka sakali mong kami bubuti, isinugo mo si Jesucristo upang pangunahan kami. Bilang pagsunod sa iyong atas na bigay, ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban na ang mga apitdukha ay kaniyang damayan. Ngayon ay iyong ihahandog ang pagkakataong aming maisaloob, ang kaniyang ganap at kusang paglilingkod, upang sa iyo'y lagi kaming makasunod. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilohod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Inebot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Pagsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat na mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng Mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo,
Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumain iyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang tiging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay at sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. No.
Patuloy pa rin pong pinaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Pagkos, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards sa pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan pong lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar at tanging sa Quezon Boulevard at sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, niloob mong kami magsalos-salos sa piging ng muling pagkabuhay ng anak mo. Ito naway aming pakinabangan sa pagkakamit namin ng walang maliw na kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at maawaing Diyos, Ama, at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.
Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.